Hello! Welcome back to my channel. I'm Dr. Dave Jeffrey Camposano. Our topic for the discussion today is all about integration by substitution or the chain rule. But before we proceed, let us discuss on how we are going to integrate a term which have a negative 1 as exponent. Kasi nung nakaraan, ang sabi natin is wag lang daw magne-negative 1 yung exponent. Bakit? Kasi yung formula natin is x raised to n plus 1 all over n plus 1, which is n should not be equal to 0. Why? Should not be equal to negative 1. Kasi pag naging negative 1 yan, magiging undefined. Okay? So, paano ba natin i-integrate kapag negative 1 ang exponent? So, ito yan. The integral of x raised to negative 1 dx is equal to ln of x plus c, where x should not be equal to 0. So yon, kapag ka negative 1 ang exponent, ln of x lang siya. Okay? So let us try. Number 1, the integral of dw over w, ayan. So kung i-apply natin yung formula natin dyan, magiging negative 1 yan kasi pag itinaas natin yan, w raised to negative 1 dw. So, pag raised to negative 1 daw, ang sagot natin dyan is ln of w plus c. Okay? So, this will be our final answer. Okay? So, ganun lang. Tandaan natin, pag negative 1 ang exponent, that is ln. Okay? Next, number 2. The integral of 2dy all over y minus 1. Yan. So, ilalabas lang natin yung constant na 2. So, pag nilabas natin si constant na 2, ayan, magiging integral of dy over y minus 1. So, ito is a term na may exponent na negative na 1, no? So, pag inangat natin yung magiging negative 1, so our final answer here will be 2 ln of y minus 1 plus c. Okay? So guys, kapag ang denominator natin is ay binomial or polynomial, huwag natin kalimutan mag-put ng parenthesis, ha? Kasi tignan nyo guys, kapag ka naging ganyan, 2 ln of y minus 1 plus c, so alin dyan ang naka-ln lang? Ang naka-ln lang dyan is yung y, which is mamamali tayo kasi ito yung kabuuan nun eh, y minus 1. So dapat 2 ln of open and close parenthesis y minus 1 plus c. Okay? So, ganun siya guys ha. Then last, number 3. So, yan. For number 3, pwede natin siyang paghiwalayin. Okay? So, pag pinaghiwalay natin yan, magiging the integral of x over x dx minus, so 4, labas natin si 4, constant, the integral of dx over x. Ayan. So, ito is 1 yan, no? So, integral of dx lang. So, our final answer here will be x minus 4. So, ito, kitang-kita natin, dx over x. So, parang ganito yan. That is negative 1, no? Okay? So, x raised to negative 1. So, that is negative minus 4 ln of x plus c. So, ganun lang ha. Hindi pa tayo nagsubstitution. Diniscuss ko lang kung paano ang integration ng may negative 1 na exponent. So, that is ln lang. Okay? So, wag natin kalimutan maglagay ng plus c. Tandaan yung mabuti yan, guys, ha? Kasi pag kinalimutan nyo yung plus c, mamamali tayo. Okay, so ito, number 4. Dito, i-apply na natin yung substitution. So, kung naalala nyo yung sa derivatives natin, chain rule, nagsasubstitution lang tayo, no? Okay? So, ang pinaka-goal natin dito is integrate natin yung may radical tsaka exponents. Okay? So, paano katulad yan? The integral of quantity x squared plus 5 raised to 3, 2x dx. So, alam nga namang expand pa natin yan. Ang tagal niyan, ang haba niyan, di ba? Lalo na kung mga 7 or 8, pataas yung exponent niyan. So, mahirap. So, yun yung purpose ng integration by substitution. Kumbaga, magsasubstitute tayo. Okay? So, kalimitan, tandaan nyo guys, kasi ang ginagawa natin substitution dyan, kalimitan, namimili tayo ng u. Tapos, kinukuha natin yung derivative niya, which is du. So, yung u natin, kalimitan, siya yung nasa loob ng parenthesis or nasa radical. Nasa loob ng radical, ha? Tandaan nyo, kalimitan ang pinipili natin na
U is yung nasa loob ng parenthesis or nasa radical. Okay? Then, kukunin lang natin yung derivative. So, yun, guys. Try natin. So, tignan nyo dito, guys. Let U is equal to, so, sabi natin nasa loob ng parenthesis or radical. Pero, pwedeng hindi ganyan, ha? Depende sa pagkakataon. Pero, most of the time, yung nasa loob ng parenthesis at nasa radical. So, ano yung nasa loob ng parenthesis natin? X squared plus 5. Tignan nyo mabuti, guys. Kinuha natin yung equation na nasa loob ng parenthesis, which is x squared plus 5. Ano ba ang derivative niyan? So, derivative niyan is 2x dx. Okay? So, wag malilito. Iba yung integration sa derivative, no? So, itong du, derivative siya ng u. So, tignan nyo mabuti, guys. Ito, pag pinalitan natin to ng u, ayan. So, ito yung, ano natin, du. Diba? Ito yun eh, du. So, pwede natin siyang i-rewrite. So, yung original equation, pag nire-write natin, magiging the integral of u cube du. Okay? U cube du na. So, tignan nyo mabuti, guys, ha? Ito. Ito yung u, tapos may cube tayo. Ito, that is the du. So, pwede na natin i-apply yung pinaka-formula natin. Okay? Ano yung formula natin? U raised to n plus 1 all over n plus 1 plus c. So, yun na yun. So, kunin natin yung integral niyan. That is u 3 plus 1 all over 3 plus 1 plus c. So, pag sinimplify natin yan, that is u raised to 4 over 4 plus c. Of course, hindi yan yung final answer natin kasi nag-substitution nga tayo eh. So, ibabalik nyo yung original equation. Papalitan natin si u nung original na value. Ano yung value natin? X squared plus 5. So, that is x squared plus 5 raised to 4 over 4 plus c. So, ganyan lang ang substitution, no? This will be our final answer. Okay? So, I hope na na-gets nyo kung paano gawin yung substitution, no? Dito tayo sa number 5. So, tandaan natin, yung u natin is yung nasa loob ng parenthesis or radical most of the time. Pero, depende sa pagkakataon, makikita nyo, no? Okay? So, let u is equal to, ano yung nasa loob ng parenthesis? X raised to 5 plus 10. So, derivative niya is 5x raised to 4 dx. So, yan, kung mapapansin nyo, no? Itong du natin, hindi siya sakto. Ito lang siya, x raised to 4 dx. Pero, meron tayong problema dito, eh. Ang problema natin, yung 5. So, paano ba siya magiging balance dun? So, kailangan matanggal natin si 5. So, tandaan nyo, guys, para matanggal siya, yung kabaliktaran niya. So, 5 is understood as 5 over 1. Diba ang 5 is equal to 5 over 1? Kasi whole number yan eh. So, ang kabaliktaran niya is 1 over 5. So, ganyan lang lagi yan. Kung anong kabaliktaran niya, kailanganin natin siya para matanggal siya. Bakit? Iyon ang tinatawag natin na neutralizing factor. Neutralizing factor. Or, symbol natin yan is NF. Kasi inu-neutral niya, ibabalance yung equation eh. Okay? So, dahil may 5 tayo dito ng, sa DU natin, kailangan natin ng neutralizing factor para maging balance. So, this is what I mean. So, yung neutralizing factor natin, ilalagay natin sa pinaka-una bago ng integral sign. So, neutralizing factor natin, guys, is 1/5. Kasi siya yung kabaliktaran ni 5 eh. Ito yun, kabaliktaran ni 5 over 1 is 1/5. Okay? So, tignan nyo mabuti, guys. 1/5, ito yung neutralizing factor natin. The integral of, ano to guys? This is the u. Okay, so u raised to 6. Or sige, later natin is ay diretso para makita nyo lang. So, x raised to 5 plus 10 raised to 6. So, ngayon, dahil kinuha natin yung derivative nyan, tignan nyo mabuti. 5x raised to 4 dx. Okay? Kasi ito, papalitan din natin yan as u eh. Okay? Papakita ko lang kung anong purpose ng neutralizing factor. So, ngayon, tignan nyo. Dahil ito is constant naman to, 5. So, 5 times 1/5 is 1. Okay? So, pag iyan is parang, parang madidisregard yan eh. Kasi 5 times 1/5, yung neutralizing factor natin, that is equal to 1. So, kung mapapansin nyo guys, hindi nagbago yung equation natin.
Kasi meron tayong neutralizing factor. Binalance niya, neutral niya. Okay? Kasi tignan nyo kanina, guys. Ayan. Okay? So, kung hindi tayo naglagay ng 1 pip dito, mababago yung equation natin, yung original given natin. Kaya nga naglagay tayo ng 1 pip para maging neutral siya, maging balance. So, ayan ha. So, ngayon, substitution na tayo. Ito na yung ating U. Ito yung ating DU. Sakto na siya doon, no? Ayan. So, madali na. Sakto na eh. So, 1 pip, the integral of U raised to 6, DU. Okay? So, yan. Huwag malilito, guys, ha. Tapos, apply na natin yung formula natin. 1 pip, U raised to 6 plus 1, all over 6 plus 1, plus C. So, pag sinimplify natin yan, U raised to 7 over 35 plus C. So, bakit naging 35? Kasi ito magiging 7 yan. 6 plus 1, 7 times 5. So, that is 35. Is this our final answer? No. Very good. So, anong gagawin? Sa-substitute natin yung value ng U. Ano yung value ng U natin? X raised to 5 plus 10. So, X raised to 5 plus 10 raised to 7 over 35 plus C. So, this will be our final answer. So, yun na. Ang napansin nyo, guys, ang nagiging problema lang natin, si DU, kung hindi siya sumasakto dun sa natitirang terms natin or term. No? Pero, may technique dyan, kaya gagamit tayo ng neutralizing factor or NF. Huwag nyong kakalimutan yon, neutralizing factor, no? Okay? So, I hope na nagets natin itong ating number 5. Okay, so number 6. The integral of x dx all over x squared minus 7. So, yan. Kung mapapansin nyo, hindi natin siya pwedeng i-apply kagad yung diretsyong integration, no? Okay? So, ganun ulit. Substitution tayo. So, yung denominator natin ang gagawin nating U. Sir, wala naman parenthesis sa radical eh. Kasi ang purpose natin dyan is maging integrable siya. Kasi yan, hindi natin siya ma-integrate eh. No? So, ang gagawin natin is gagamit tayo ng technique. At isa sa magandang technique dyan is yung by substitution. So, let us try, guys. Let U is equal to x squared minus 7. So, DU is equal to 2x dx. Ayan. Okay? Kailangan ba natin ng neutralizing factor? Yes. Kasi ang sobra natin dito is 2. Ano ang kabaliktaran ni 2? 2 over 1. So, understood that is 2. So, kabaliktaran niyan is 1 half. So, neutralizing factor natin is 1 half. Okay? So, 1 half the integral of 2x dx all over x squared minus 7. Okay? So, gamitin na natin yung U saka DU. So, 1 half is equal to 1 half integral of DU over U. So, ito. Kadidiscuss ko lang kanina, magiging negative 1 exponent. So, that is ln. Okay? So, we have 1 half ln of U plus C. Is this our final answer? No. Very good. So, isa-substitute natin yung value ng U. 1 half ln of ano yung U natin? X squared minus 7 plus C. Final answer, guys? Final answer? No. Why? We need to put parenthesis. Kasi kung hindi nyo siya lalagay ng parenthesis, guys, ang ln lang natin doon is, magiging ang equation natin is 1 half ln of x squared minus 7 plus C, which is wrong. Kasi 1 half ln of quantity x squared minus 7 tayo. Kasi U eh. Buo yun. So, yun yung ln of U. Ano ba yung U natin? X squared minus 7. Kaya, don't forget to put parenthesis. Okay? So, our final answer, guys, is 1 half ln of quantity x squared minus 7 plus C. Okay? So, this will be our final answer. So, di ba madali lang naman? Kailangan lang natin ng maghanap ng U, DU, tapos kung hindi parehas yung DU, find neutralizing factor. Okay? Next, number 7. Ito, nasa loob ng radical. So, mas madali kasi kitang-kita kagad natin, no? So, let U is equal to 4x cubed plus 7. DU is equal to 12x squared dx.
So yan, baka nako-confuse kayo, no? Pwede naman nating i-rewrite yan kasi yan is parehas lang yan dito guys pag nire-write natin. 4x cube plus 7 12x squared dx. Same lang yan, parehas lang yan, nire-write lang natin. Okay, so yun na, substitution na tayo. The integral of square root of u du. Kailangan ba natin ng neutralizing factor? No, kasi saktong-sakto lang siya. So kapag may radical tayo, anong ginagawa natin guys? Yun, sine-change natin siya into exponential. So the integral of u raised to 1 half du. Okay, ayan na. So u raised to 1 half plus 1 all over 1 half plus 1 plus c. Okay, simplify natin. U raised to 3 over 2 all over 3 over 2 plus c. So anong ginagawa natin? Ito, tinataas lang natin dito. So magiging 2u 3 over 2 over 3. Okay? Plus c. So substitute na natin yung value natin. So we have 2. Ano yung value ng u natin? That is 4x cube plus 7 raised to 3 over 2 over 3 plus c. Or kung gagawin natin siyang radical, that is 2 square root of 4x cube plus 7 raised to 3 plus c all over 3. Okay? So yan. This will be our final answer. Okay? So I hope nagets natin kung paano gawin yung number 7. Nasa loob lang naman siya ng radical, no? Okay? Okay, guys, next, number 8. The integral of square root of 2x cubed plus 7x squared dx. So ganun ulit. Let u is equal to 2x cubed plus 7. So du natin is 6x squared dx. Do we need to use neutralizing factor? Yes, very good. So neutralizing factor natin is 1 over 6. Okay? So 1 over 6, the integral of square root of 2x cubed plus 7, 6x squared dx. Ayan ha. Then substitute the u and du. So 1 over 6, the integral of square root of u du. Okay? So ayan guys. Kung mapapansin nyo, tignan nyo itong mabuti guys. Ito yung lumalabas sa atin eh. Square root of u du. Ayan. Kung tutusin, pwede na natin itong pwede na natin siyang kopyahin, guys. Ayan na yun eh. Diba? Pero ipakita natin kasi ito may ano siya eh, may neutralizing factor tayo. Okay? So we have 1 over 6 the integral of u raised to 1 half du. So we have 1 over 6 u raised to 1 half plus 1 all over 1 half plus 1 plus c. Okay? So 1 over 6 u raised to 3 over 2 all over 3 over 2 plus c. So ito, itataas natin to, magiging 1 over 6 2 u raised to 3 over 2 over 3 plus c. Pero ito pwede na natin itong i-cross out guys. Simplify natin. So that is 1, ito is magiging 3. So yan, magiging u raised to 3 over 2, tapos sa denominator natin 3 times 3, that is 9 plus c. Substitute the original given, u is 2x cubed
plus 7. 2x cube plus 7 raised to 3 over 2 over 9. Ito yon guys, ito. Plus C. So ito, final answer na natin to. Or, kung radical naman tayo, so magiging ano guys, square root of um 2x cube plus 7 raised to 3 all over 9 plus C. Okay? So ito, tignan nyo guys, dahil 3 siya, kumbaga tatlo siyang ganito, pwede nating ilabas yung isa. Kasi tignan nyo, para hindi kayo malito, pag binalik natin yan sa U, magiging U cube over 9 plus C. Tignan nyo guys ha, so ito dahil pwede pa siya, magiging U square root of U plus C over 9. Okay? Para sa mga nakalimutan, so parang ganyan yan. Squared times yan. So pwede natin tong ilabas. Kasi 2 lang naman yung index natin dun eh. Okay? So ito magiging 2x cube plus 7. Kasi tatlong 2x cube plus 7 yan eh. Ilabas natin yung ito. Tapos square root of 2x cube plus 7 all over 9 plus C. Okay? So ito na yung pinaka-simplest form niya. Ayan. Okay, so ito yung sagot natin kapag exponential form, kapag radical form, ito. Yung kanina, ito, pwede pa natin yan eh. Kasi 3 siya, diba? So pag nilabas natin yan, pakita lang natin. So magiging 2, tapos 4x cube plus 7, tapos square root of 4x cube plus 7. Ayan. All over 3 plus C. So pag sinimplify nyo yan, 8x cube plus 14 square root of 4x cube plus 7 all over 3 plus C. So yan, intindihin nyo na lang kasi medyo masikip yung space natin, no? So ganun siya, pwede rin siyang isimplify. So ito yung simplest form natin. So yan, tignan nyo mabuti guys, kasi cube siya, 2 lang naman yung index natin, so pwede natin siyang ilabas. So I hope na-gets natin yung number 8. Okay, so last 2 problem. Ayan, number 9. Ito medyo tricky to, no? Tignan yung mabuti. The integral of 5x square root of 1 plus 4x squared dx. So katulad yan, pwede natin siyang i-write, no? Pero mag-let u muna tayo. Let u is equal to 1 plus 4x squared. Dasa loob ng radical, no? Du is equal to 8x dx. Okay? So yan, tignan nyo mabuti. Pag nire-write natin siya, the integral of square root of 1 plus 4x squared 5x dx. Okay? So ito yung du natin. Ito yung given natin. Okay? So paano ba natin siya tatanggalin? Kailangan maging ano siya, 8. Diba? Tignan nyo mabuti. Kailangan maging 8x dx siya. 5x dx siya. So ganito guys ha, tignan nyo. 5x dx. Ito yung given natin. Kailangan maging 8x dx siya. So anong gagawin natin guys? Imumultiply natin siya ng 8 over 5. Okay? Kasi kailangan maging partner siya dun eh. So pag minultiply mo siya ng 8 over 5, ito makakancel. So matitira dyan is 8x dx. So parehas na siya. So minultiply natin siya ng 8 over 5. So dahil minultiply natin siya ng 8 over 5, hindi na siya balance. Hindi na siya yung original given natin kasi nagmultiply ka ng 8 over 5 eh. So ngayon, dyan papasok si neutralizing factor. Ano yung pinangmultiply natin? 8 over 5. Ano ang kabaliktaran ni 8 over 5? 5 over 8. So 8 over 5 times 5 over 8. Ayan na, 8 over 5 times 5 over 8. So makakancel yun, 1. Okay? So nag-gets natin, no? Ayan. So ito si 5x dx, kailangan natin siyang gawing 8x dx. Anong ginawa natin? Minultiply natin siya ng 8 over 5. So makakancel si 5, magiging 8x dx. Ano yung pinang-multiply natin? 8 over 5. So dahil hindi na siya balance,
Hindi na siya yung original equation natin. Nag-multiply tayo 8 over 5. Kailangan natin siyang i-balance. Kailangan natin ng neutralizing factor. So, anong neutralizing factor na 8 over 5? Babalik tayo nilang 5 over 8. So, ito na yan guys. I-rewrite na natin. So, 5 over 8 neutralizing factor natin. The integral of 1 plus 4x squared. Okay? Tapos, ito. 8 over 5 times 5x dx. Ayan yan guys ha. Okay? So, ito pag minultiply natin yan, magiging magiging 8x dx. Ito na siya, si du. Kasi pwede natin i-simplify yan dyan eh. Okay? So, we have 5 over 8, the integral of square root of u du. Okay? So, 5 over 8, the integral of u raised to 1 half du. Okay? So, 5 over 8. Ayan, integrate na natin siya. U raised to 1 half plus 1 all over 1 half plus 1 plus c. Okay? So, magiging 5 over 8 u raised to 3 over 2 all over 3 over 2 plus c. So, ito iakyat natin dito. Magiging 5 over 8 at 2 u 3 over 2 over 3 plus c. Ito, pwede na natin itong i-cancel. Magiging 4. So, we have 5 u raised to 3 over 2 over 12 plus c. Substitute the value of u. 5. Ano yung value ng u natin? 1 plus 4x squared. 1 plus 4x squared raised to 3 over 2 over 12 plus c. So, ito na yung exponential natin. Sa radical naman, 5 square root of, ayan, pakita na muna natin, u cube plus c over 12. Magiging 5 square root of u over 12 plus c. So, anong value ng u natin? 1 plus 4x squared square root of 1 plus 4x squared all over 12 plus c. So, ayan, 5 times 1 plus 4x squared square root of 1 plus 4x squared all over 12 plus c. Pero kailangan natin i-simplify yan. So, magiging 5 plus 20x squared square root of 1 plus 4x squared all over 12 plus c. So, yun na. Tapos na. Ito yung exponential natin. Ito yung sa radical. Baka lang kasi magkaroon tayo ng multiple choice na exam, sabihin nyo, wala dun yung sagot. Yung pala naka-radical form. Okay? So, ganyan lang kadali ang ating number 9. Dito na tayo. Number 10. Last problem. Ayan. So, u natin, let u is equal to 3x squared minus 4x plus 2. Du, 6x minus 4 dx. So, ayan. Kung mapapansin nyo, guys, ito, hindi siya kapareho nito. Pero pwede siya maging kapareho kapag pinactor natin siya. So, du is equal to 2 times 3x minus 2 dx. Ito na yun, no? Ito, saka yun, no? So, dahil may sobra tayong dung 2, kailangan natin ng neutralizing factor na 1 half. Ayan, diretso na natin. So, 1 half, the integral of u raised to 4. Ito, si u. Tapos, du. Okay? So, we have 1 half, the integral of, or integrate na natin pala siya, no? U raised to 4 plus 1, all over 4 plus 1, plus c.
So that is u raised to 5 over 10 plus c. So don't forget to substitute the value of u. What is u? 3x squared minus 4x plus 2 raised to 5 all over 10 plus c. So this will be our final answer. So guys, tandaan nyo lang ha, kasi ang challenging part lang naman dyan yung sa du. Kapag hindi sila parehas, kailangan nyo na neutralizing factor. Kailangan maging mabusisi kayo sa paghanap ng neutralizing factor. Tandaan nyo guys ha, kapag hindi naging sakto yung given natin dun sa du, hindi nyo siya pwedeng i-integrate. Kailangan may neutralizing factor tayo. Pero kung wala pa rin, hindi siya pwede, huwag natin ipilit kasi baka mamaya mamali tayo dun, no? Okay? So that's all for our topic for today, which is all about the integration by substitution or the chain rule. So I hope you learned something new from our lesson for today. So that's all. Thank you. Have a nice day. Keep safe, everyone. Bye-bye.